Ayan, natuloy-tuloy pa rin tayo dito sa taong bahay. Ang sarap nung peanut butter and banana, no? Hindi talaga natin pinalampas, eh, diba? Ang sarap, try nyo yun, mga kataong bahay, sa inyong mga bahay. At ngayon naman, syempre, katulad ng ipinangako namin sa inyo kanina, kasama na natin si Mr. Vinci Gladeau. Yes, Vinci Gladeau talaga. Magandang umaga. Yes. Good morning po, good morning sa lahat. At ang ating topic ay tungkol sa proper use of social media in terms of marketing or sales. Yes. Business. Parang iba to sa last time ng mga hugot. Rest yes. na muna. Oo, rest muna tayo sa pero hugot. Pero singit na lang natin. Hanapan pa rin natin. Hanapan natin ang paraan. Ayun. So, ano nga bang meron dito sa... Paano nga ba ang proper use paano of social media? Paano ginagamit ang social media? Yeah, una kasi sales. Ngayon, dati kasi tri-media, di ba? TV, print, tsaka yung radio. Radio. Yes. Yung pang-apat nyo yung social media, which is nandun na nga lahat eh. And yung mga trendsetter ngayon, hindi na galing mismo sa TV or sa radio. From social media, nilipat na papunta sa broadcasting. Sa broadcasting. Yes. Pabalik so, na. Ayun. So, kaya lang, ang sad part, walang parang nag-guard control. Like for example, MTRCB for TV, walang MTRCB. MTRCB sa walang nagko-control. So, ang dami nangyayaring bogus, scam and all. Kahit sino pwede eh. Tapos pwede pang magkaroon ng... Tapos napaka-anonymous. Yes, anonymous. Both yung kung business, yung seller and yung buyer. Yep. Yes. So, masyado siyang broad and... Yes. Tsaka marami ding nangyayari na theft. With regards to product, identity theft, identity theft. Mga poser. Yep, so, poser. In terms naman sa sales, paano nga ba nangyayari to? O sige, yung Facebook, di ba, usually ginagamit natin yan to reconnect with friends. Yes. Di ba? Ngayon, sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, ano na nga ba talaga yung platform? Saan, paano siya ginagamit? So, ngayon, sa mga business owner, parang tawag ni Mark Zuckerberg, free page. Mm-hmm. Dati page lang siya. Ngayon may free page na tinatawag kasi dinivide niya na sa sponsored. And free. Mm-hmm. So para sa mga gumagamit naman ng free na page, may mga inhibitions kasi hindi na siya katulad ng dati na nakikita mo. Diba? Yung parang yung crush mo, hindi mo na nakikita, sumasama yung loob mo. Ay, so pati page owner ngayon, sumasama yung loob. Kasi hindi na nagiging visible sa mga tao yung mga pages nila. Mm-hmm. Ayun. So, dun sa sponsored page, yun yung... Yun yung naman yung magbabayad ka for this kind of limit, may target audience. Yun. So, share na rin ako ng tip para sa mga gusto magka-page. Kasi marami ako nakikita tulad ng page. Ko, kasi yung sa coordinating ko, na usually, dun siya nakukuha lagi. Dun siya nakikita lagi sa Facebook, sa Instagram. Yep. So, unang-una, you know your target audience. Well, first, know your product. Kasi, like for example, meron kang product, mali naman yung kinikater mo na tao. So, magkakaroon ng problema. So, kung alam mo na yung target market mo, alam mo na yung style kung paano ka magpo-post. Tapos, mag-share na rin ako ng idea when it comes to posting. Unang-una, alam mo dapat yung lifestyle ng Pilipino. Like for example, dito. Pwede ka mag-post ng 11 or 12 kasi lunchtime, lalabas sa newsfeed. Tapos pwede ka mag-post ng 7 p.m. kasi pauwi na yung mga tao. Okay. Or pwede ka mag-post ng 10 p.m. Kasi patulog na sila. Kasi parang habitual na yung paggamit ng social media. May ganun. Kasi parang sa ano rin. Lang ako ng post. Parang sa ano din siya, sa TV, may day parting, may prime time kumbaga. Yes, may prime time. So, pag sa social media, may ganun may din. May platform din na ito yung mga mataas yung pick nung online. Yes. Ayun. Is it basically magbabayad, kailangan magbayad kapag halimbawa seller ako, online seller ako, kailangan ba na magbayad ako sa Facebook? Or... free lang talaga at pwede ka kasi magbayad para strategic ma-target yung mga audience nila. So, i-advertise nila. Advertise talaga nila. Pero marami naman kasing pages ngayon na kumakalat kasi sa ganda ng content. So, malaking factor talaga is knowing your audience. Like for example, ako, meron na ako mga 3 million imaginary friends eh. Parang followers. Sa akin kasi parang ang nangyari, like for example, sa ginagawa ko, wala naman talaga akong personal agent sa pagbe-business. So, I do it for myself. I do it myself yung hashtag marketing, Facebook marketing, YouTube marketing, kasi parang connected siya lahat.
Mm-hmm. And importante rin yung paggamit ng hashtags. Ay, oo. Oh, oo, oh, oh, kasi syempre, di ba? Madali kang ma-find. Marami din nagkakamali sa paggamit ng hashtag kasi oh, paano ba? Inconsistent. Mm-hmm. Alphanumeric lang siya. Hindi ka pwedeng gumamit ng mga quit, oh, end, kasi hindi siya talaga lalabas. Emoticon, hindi. Yun. Tapos mas maikli, tapos you own that hashtag para just pag kinlik yun, sa ikaw yung lalabas. What do you mean with own that hashtag? Like for example, dapat unique, ikaw lang gumagamit. Okay. Never pa itong nakita sa ibang tao. So importante sa mga online seller, meron silang own, kumbaga parang trademark na hashtag, yeah. Parang ganun. And technique pala sa social media, hindi ka magbebenta ng product. Mm-hmm. Magbebenta ka ng advocacy. Kahit naman sa sales na yun eh. Yung mga marketing advocacies, di ba? Parang, ang bawa papaputi, ang gagawin, yung mga babae na, alam mo yun, na hindi dating kaputian, tapos ito na siya ngayon, tapos may work na siya ngayon, kasi yung parang ganun. Naalala ko yung friend ko, ano daw, bumili siyang pampuputi, pumuti naman siya. Mm-hmm. Pero hindi pa rin siya ginusto, kasi pumuti siya eh. Mag-iba yung pumuti sa gumanda eh. Sininyot pa rin. Agree naman tayo doon. Totoo naman. Tumatawang pa rin sila ulit. Kasi naabangan ka lagi ng mga ano natin, mga OJT. Siguro nga, ganyan, sa pagbe-business, tapos using social media, ano sa experience mo, ano yung pinakamagandang vehicle? Facebook ba siya? Instagram ba siya? Depende pa rin sa product. Oh, so, paano siya nilalaro? Halimbawa, ang product mo is mga tangible. Like for example, bags, shoes, ayan yung mga gusto ng babae. Kailangan nakikita yan. Kailangan nasa Instagram. Ayun. Tapos, kailangan talaga na sobrang malino yung picture. Kasi parang, ang ganda ng product mo, tapos, puro labo-labo ng picture. Parang, pinicturean lang kung saan. O kaya, yung product, tapos merong may hawak, yung tipong, hindi mo alam kung ano benta, yung may hawak ba o yung product? O, ito na lang, pinag-uusapan natin kanina, yung mga tips para sa mga bibili. Sa mga nagbibenta. Ngayon naman, tips para sa mga bibili. Sa mga bibili. Una, pag sa Facebook page, punta kayo doon sa post to this page sa gilid. Kasi makikita nyo doon yung lahat ng comments ng mga tao. Okay. So, meron akong tiningnan na site. Ang dami niya follower, pero ang dami nagre-reklamo. Kasi parang ang tagal dumating ng delivery, ang tagal mga testimony. Yung mga testimony. Okay. Okay. How about sa IG? Sa Instagram naman, yun, sa hashtag din kasi sa mga kaka-capture eh. Yun lang talaga, parang think before you click talaga yung idea. Na huwag kang maging driven na emotions mo porket mura, porket marami yung bumili. Kasi you can pick everything sa social media. Baka friends niya lahat yung mga doon, di ba? Ngayon pa naman kasi yung mga tao sobrang busy na wala silang time para lumabas pumunta ng mall. So, tama ka. Online shopping talaga. So, any last advice or mga warning both sa mamimili at sa nag at sa nagmamarket or nagbebenta online? First sa mga seller, build your brand. Mm-hmm. Kasi lahat na pareho ng tinitinda, lahat alos pareho na advocacy. Mm-hmm. And be consistent. Sa mga buyer naman, always guard your heart. Mm-hmm. Kasi parang, ang issue, impulsive. Impulsive. Kasi, mas marami kang pinagsisihang binili mong bagay kaysa sa hindi mo binili. Yes, parang never let your emotions overpower you. Thank you, Mr. For always inspiring us. Yes. Laging may hugot. Tsaka yung mga babatiin. Balika! Ayan. So, unang-una sa mga parents ko, hi parents. Sa kapatid ko, Biona Bien Voltaire, sa Lola Meliko, kay Sasa yung girlfriend ko. Yes, hi Sasa! Kita. Ayan. Sa Right Now PH from Ansel, Philippines Vet Clinic, Tampisao Resort. Bili po kayo ng libro ko for talks and training seminar. Ayan. Salamat po. Thank you so much. Balik ka ulit. Ayan. Yes. Lagi ayan. Yes. Mga kataong bahay, marami pa tayong babatiin sa pagbabalik namin. Kaya dyan lamang po kayo.